Matapos nga po ang halos dalawang buwan mula nang magkampyon ng Golden State Warriors ay sa wakas, magbabalik na nga daw itong muli sa loob ng court. Yan nga ang ating unang storya ngayon na ating pag-uusapan dito sa ating pinakabagong video na sasamahan ko na rin ng balitang hiningi na nga po ng Brooklyn Nets sina Jason Tatum at Jaylen Brown sa Boston Celtics at ang balitang official na nga pong nag-request si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Kaya mga idol, tara, halina't alamin natin ang buong detalye nito. Kasabay nga po mga idol ng pagpasok natin sa kalagitnaan ng off-season ay marami na nga po mga koponan ang handa na muling bumalik at makipagbakbakan sa loob ng court. At isa na nga po dito ay ang ating defending champions ng Golden State Warriors na nagkaroon ng kaunting pagbabago sa kanilang lineup matapos silang madagdagan dito ng ilan sa kanilang mga bagong manlalaro. Bukod rin naman nga po dyan ay inilabas rin naman nga po ng kanilang koponan ang kanilang magiging game schedule sa darating na pre-season. Ayon nga po dito, magkakaroon nga po sila ng 5 magagandang pre-season game. Bale, una nga po dyan ay ang kanilang dalawang laro kontra sa team ng Washington Wizards na gaganapin sa Japan sa darating na September 31 at October 2. Pagkatapos rin naman nga po nito mga idol ay babalik nga po sila sa kanilang home court na Chase Center para kalabanin ang mga teams ng Los Angeles Lakers sa October 10, Portland Trail Blazers sa October 12 at Denver Nuggets naman sa October 15. Pero kahit man nga po magbabalik ng muli ang Warriors sa loob ng court ay hindi rin naman nga ibig sabihin ito na itutodo na agad nila ang kanilang mga laban, gayong sigurado nga po na marami pa sa kanilang mga players ang nagpapahinga matapos ang kanilang naging championship run last season. Samantala, pumunta naman tayo sa ating pangalawang storya dito sa balitang hiningi nga daw po ng mismong Brooklyn Nets sina Jaylen Brown at Jason Tatum mula sa Boston Celtics. Sa pagputok nga pong muli ng balitang trade ni Kevin Durant ngayong offseason ay pinagpapatuloy ulit nga po ng Brooklyn Nets ang kanilang mga negosasyon sa iba't ibang mga koponan patungkol sa kanilang superstar. Bali, dito nga daw po ay tinatanong nila ang mga teams kung ano ang may pang-aalok nila kapalit si Kevin Durant. At base nga po sa inilabas na balita, sinubukan na naman nga po makipag-negosasyon ng Nets sa front office ng Boston Celtics. At ngayon nga ay hiningi na nga po nila sina Jaylen Brown at Jason Tatum bilang kapalit ni Kevin Durant. Subalit, agad na naman nga itong tinanggihan ng Boston Celtics gayong masyado nga pong malaki ang hiniling sa kanila ng Brooklyn Nets. Nilinaw na rin naman nga po ng Celtics noon na hindi nila ititrade o ipapamigay si Jason Tatum kahit ano man ang mangyari ngayong offseason. Kaya dahil nga dito ay mapipilitan naman nga pong mag-usap kung ano ang pinakakarapat dapat na gawin ngayon upang matuloy ang pinaka-inaabangang trade ni Kevin Durant. Habang dumako naman tayo sa ating huling storya dito sa balita nga, official na nga pong nag-request ngayon si LeBron James sa Los Angeles Lakers. Sobrang nga pong inis ni si LeBron James mga idol sa kanyang team na Lakers matapos silang hindi makapasok sa playoffs ng Western Conference last season. Kaya may mga nagsilabas ang balita nga po ngayon na susubukan nga po nitong umalis at mag-request ng trade sa kanilang front office upang sa ganoon ay makalipat na siya ng ibang koponan. Ngunit sa kaswertehang palad rin naman nga mga idol ay ibang klaseng request rin naman nga po ang ginawa ngayon ni LeBron James sa Lakers. Ayon nga po sa lumabas na balita, hiniling nga po nito at ni-request niya na kailangan na nilang mag-step up at magpa-improve pa ng husto ng kanilang koponan. Yes mga idol, kailangan pa naman nga po nilang gumawa ng mas malaki pang move ngayong off-season gayong hindi nga sapat ang kanilang kasalukuyang lineup. Ayaw na rin naman nga po niyang maulit pa ang nangyari sa kanila last season. Kaya kung maaari nga daw po ay dapat na nilang kunin sa lalong madaling panahon ang kanilang mga natitirang target sa loob ng free agency at trade market. So that's it for today's first video mga idol dito sa akin channel na ating pinagkwentuhan ngayon. Once again,
This is your J-Zone TV. Don't forget to subscribe at syempre, pindutin na rin ang notification bell sa akin channel para lagi kayong maging updated sa NBA. I-follow nyo na rin, bisitahin at ilike ang ating Facebook page, J-Zone TV. Isang malaking shoutout sa lahat. Maraming salamat, mga idol.